Hindi sana nagdadamit sila ng disente. Hindi. Rape culture yan. Bro, pag binaril ka at sinabing hindi ka kasi nakavest, hindi ka ba mapipikon? Hindi mababastos ang babae kung walang nang babastos. Saan ba nang gagaling yung need or yung tendency ng mga lalaki na mambastos? So punta tayo ng konting theory. May tinatawag na male gaze. Male gaze at objectification of women. So ano muna yung male gaze? Ito yung tendency ng mga lalaki to view the world only from their perspective. At dinidiscount natin yung mga experiences at strengths ng mga babae. Meron din tinatawag na objectification of women. So from the word itself, object, ginagawa natin silang object. And what specifically? Sexual objects. So tinitingnan lang natin sila as objects of desire at hindi tao, hindi human being na may kakanyahan, may personality. So ano yung danger kapag ganito yung pagtingin natin sa mga babae? Unang-una, kapag may nangyaring masama sa kanila, ang nagiging sisi ay sa kanila. Halimbawa, masarap kasi yung pagkain kaya tinikman ko. Kapatid, hindi yan dahil sa pagkain. Matakaw ka lang. Hindi kasalanan ng babae kung manya ka. Women should be allowed to wear what they want to wear. Just like you. Lalaki ka, diba? May nagpupulis ba sa damit mo? Now, obviously, there are social norms of propriety. Siyempre, hindi ka naman magbibigay na sa simbahan, diba? Pero hindi naman yun yung point. Ang point dito ay yung sinisisi ay yung victim, hindi yung perpetrator. Meron ako nabasa dati. Kung meron kang importanteng alahas, hindi mo ba ilalock yun sa safe? Ilock mo kung gusto mong ilock. Kung hindi mo gustong ilock, okay lang din. Pero walang karapatan yung iba na kunin yun, diba? Tsaka ulitin natin ha, hindi comparable ang mga babae sa objects. At the end of the day, everyone should be able to drink, should be able to wear what they want to wear, should be able to go where they want to go without fear of getting violated. Okay? Lalaki ka man o babae, dapat walang pagtatangi dyan. Pare-pareho tayo dapat ng kalayaan. Okay?